Hindi agad bumalik sa dati ang pagsasama ni Macy at Ezekiel, but they working on their relationship. Alam ni Ezekiel na naiilang at mailaw pa rin sa Macy sa kanya, pero hindi gaya dati na halos itulak siya nito palayo. Macy is civil with him. She can smile at him and even converse, ngunit ganun pa man, may haligi pa rin sa pagitan nila. It takes time bago niya ako tanggapin ulit, sabi ni Zeke sa sarili niya. 2 months after masalata ng baby bump ni Macy, si Pamela naman ay sumama kay Elvis at hindi nila alam saan nagtungo ang dalawa. But Macy is complacent, nais lang ang kaibigan niya. Si Priscilla hindi stay in sa bahay nila pero madala siya na manatili dahil tinutulungan itong mama niya na makarecover ng mabilis. Habang pinapanood ni Macy ang mama niya, napangiti siya nang makita na mabilis na mag-response ang utak nito sa simpleng usapan. Naglalakad na rin ang mama niya sa loob ng bahay at kaya na rin itong magbuhat ng mga bagay-bagay. Her fine motor skills is doing good at labis niya yung pinagpapasalamat. Iba-ibang experts rin ang pumupunta sa bahay nila para tignan ang mama niya. At lahat ng mga yon ay kinonsulta muna sa kanya ni Ezekiel. Tuluyan ang nawala ang galit niya sa asawa niya pero hindi niya alam kung paano sila bumalik sa dati. Hindi pa niya ito nakita na nasa isang lugar lang sila. Kung nasa salang mama niya, si Ezekiel nasa kwarto o sa labas ng bahay. Tumingin si Macy sa itaas kung nasa ng study room. Agad siyang umakyat para puntahan ang asawa niya na abutan niya itong nagtatrabaho. Pwedeng pumasok si Kel? She calmly asked. Yes, sure. Agad na tinigil ni Ezekiel ang ginagawa niya at tumarap kay Macy. Kakain na, hindi ka pa ba tapos sa trabaho mo? Tanong niya. Napatingin siya sa wedding portrait nila sa mesa. Pansin niyang halos nasa study room ni Ezekiel ay pictures niya o picture nilang dalawa. Sige, kumain na kayo. Susunod na lang ako. Isa rin sa napansin niya, mula nang dumating ang mama niya, hindi sumasagay si Ezekiel sa kanila sa pagkain. Iniiwasan mo ba si mama? Tanong niya. Napatitig si Ezekiel sa kanya. Akala niya hindi siya nito sasagutin. Yes, pag-amin ni Ezekiel. Not because of what you think. Matagal na hindi ganun ang nararamdaman ko sa mama mo. Nakinig lang si Macy. Nakikita niya ngayon na pati pala ang asawa niya ay nahihirapan sa sitwasyon nila. Ayoko lang na masira sa paningin mo. I know we're working on our relationship now. Pero alam kong wala pa sa kalahati ang tiwala mo sa akin ngayon. Nagulat siya. Ezekiel, no need to say sorry wife. I'm just glad that we're okay now. Pero ayokong sayangin ang chance na to kaya umiiwas ako. Ano bang rason at ganito katagal para bumalik kami sa dati? Ano pa bang kulang? Alam kong maayos na kami pero bakit pakaramdam ko ay may lamat na? Nasabi ni Macy sa isipan niya. Bigla siyang naawa sa asawa niya kung saan kumakain sila ni Priscilla at mama niya nasabay. Nag-uusap sa sala kasama ng mga maid. Si Ezekiel ay nagtatago lang sa kwarto nila ng mag-isa. Bigla siyang naawa ng husto. Tumayo siya at lumapit dito. Umupo siya sa kandungan ng asawa niya at niyakap niya ito ng mahigpit. Nakikita naman niya lahat ng efforts ni Ezekiel. Kaya sino ba naman siya para magalit pa sa kanya? Napatawad ko na noon si mama at kahit si papa ay kinalimutan ko lahat na nagawa niya. Kaya gusto kong gawin rin yon kay Ezekiel. Kung nagkagusto man siya kay mama noon, ano naman ngayon? Bata pa lang naman siya noon, tama si Elvis. Ang unfair ko. Pero heto't huli ko nang na-realize lahat. Mga salitang nasa isipan lang ni Macy habang nakayakap sa asawa niya. Ramdam din niyang pinataka ng mababaw na halik ni Ezekiel ang leeg niya. I love you wife. I love you so much. Nakagat ni Macy ang labi niya. Nahihiya siyang sabihin na mahal rin niya ito. Na malakas ang kabog ng puso niya kapag malapit sila sa isa't isa. Na hindi na siya galit. Nahihiya siya. Kaya mas sinigpitan na lang niyang pagyakap kay Ezekiel. Para ipahiwatig na mahal rin niya ito. At gusto na rin niyang bumalik sila sa dati. Yung panahon na masaya lang sila. Mamaya na ako kakain, sabi niya kay napatingin si Ezekiel sa kanya. Kailangan mong kumain. Paano si baby? Kakain lang ako kapag kasabay ka. Sabihan ko si Priscilla na mauna na sila ni mama. Nakagat ni Ezekiel ang labi niya habang puno ng pagmamahal na nakatingin kay Macy. Gusto kong sabay tayong kumain, Ezekiel. Sorry kung naiparamdam ko sa'yo na naiilang ako. Gusto ko nang bumalik tayo sa dati. Umiling siya kasabay ng pagtulo ng luha niya. Hindi na ako galit, naiintindihan ko ng lahat, sabi niya. Nagulat si Ezekiel.
Nanlaki ang mata niya sa sinabi ni Macy at ayaw man niya pero ang luha sa mata niya ay biglang kumumula. Agad niyang kinuha ang kamay ni Macy. Mahigpit ang pagkakahawak niya dito. Yumuko siya at dinala yon sa noon niya kasabay ng paghagulhol niya. He felt relieved. Ang bigat sa dibdib niya ay biglang nawala. Nakahinga siya ng maluwag. Lalo na't matagal na niya itong inasam. Ang harang sa pagitan nila ay unti-unti nang nasisira ngayon. Thank you wife. Puno ng damdamin sabi ni Ezekiel. Macy smiled. Hinawakan niyang pisngi ni Ezekiel. Those years that you were alone, pupunan ko yon kasama ng anak natin. Nagcrack pa ang boses niya. Hindi mo kailangan ng atensyon mula kay Doña Mercedes. Lalo na kay mama dahil kami ng anak natin ang pupuno ng mga araw na yon. Hindi ka na kailanman mag-iisa, Ezekiel. Mahal na mahal kita. Pinagsingkita ng mata ni Priscilla ang dalawa nang bumaba ang mga ito na magkasalikop ng mga kamay. Hindi naman siya bitter. Matapos ang dalawang buwang nagpapansin niya kung saan inailang si Macy, ngayon ay sobrang na kumakakapit sa braso ni Ezekiel. Ma, lalabas po muna kami ni Ezekiel. Paalam ni Macy sa mama niya. Ayos lang po ba kayo dito kasama ni Priscilla? Oo naman, mabait si Priscilla. Saad ni Marivic at ngumiti. Tumingin siya kay Ezekiel, nagkatitigan sila sandali. Pagkaraan ay ngumiti si Marivic dito. Uwi kayo ni Macy ha? Opo, nahiyang sagot ni Ezekiel. Gusto niyang humingi ng tawad kay Marivic, pero alam naman niyang hindi pa siya naaalala nito. Ngumiti si Macy at tumingin kay Priscilla. Si mama, ako nang bahala sa kanya, sabi ni Priscilla at nag-thumbs up pa sa kanya. Hindi sila close. Ramdam niyang ayon ni Macy sa kanya pero they are civil. Tumango si Macy at tuluyan na silang umalis ni Ezekiel. Tara na, kain na tayo Marivic, sad niya. Tinrato niyang mga pasyente niya na mas bata pa sa kanya kahit na ang totoo ay mas matanda ito. Umupo na rin siya at kumain kahit na nakatuon ang atensyon niya sa plato niya. Nakikita pa rin niyang galaw ni Marivic. Para bang nakatingin siya dito kahit na hindi. May dessert knife, steak knife at butter spreader sa gilid ng mga plato nila. Kasama noon may dinner spoon and fork rin. Kasamang dessert spoon, nakatingin lang si Priscilla sa plato niya habang nakakunot ang noo. How was the food? She asked. Masarap, sagot ni Marivic. Sige, kain ka pa, sabi nito tumingin ulit sa plato niya. Weird, she said. Samantala, pagdating ni Ezekiel at Macy sa resto. Kanilang nakita si Jovili na nagmamap ng sahig. Nabigla si Macy dahil parang ang bilis ng pangyayari. Nung nakaraan lang, muntik na maging Cheng ang stepsister niya at stepmom niya. Ngayon isa na lang janitress. Hindi siya nito pinansin. Pumasok sila ni Ezekiel. Ito ang unang date nila together na nagkaayos na sila. What's your order, ma'am? Nabigla siyang namakita niya si Amelia. Isa na siyang waitress sa isang resto. Macy? Gulat na sabi nito. Anong ginagawa mo dito? Klaro sa boses dito nagalit na siya. Tila hindi natutuwang nandito si Macy. Teka nga, saan ba kayo nagpunta ni Dad? Binawi na yung bahay. Bakit hindi niya kami binigyan ni Mama ng pera? That's the dumbest question I've ever heard. We're customers here. Ano klaseng service ang offer niya dito para pagsalitan mo ng ganyan ang asawa ko? Galit na sabi ni Ezekiel. He even glared at her. Natakot si Amelia. Sa kanya naalala nagtatrabaho na pala siya ngayon dahil wala na silang matirahan ng mama niya. Wala rin silang makain. Matapos makansal ang kasal, dahil hindi siya sinipot ni Lorenzo, ang Chairman Cheng mismo nagpatapon sa kanila ni Juveline. Walang iniwan sa kanila kahit na piso. Buong akala nila ay magagalit si Macy nung sinabi ni Juveline na si Corazon ang bumangga kay Marivic. Inakala rin nilang ipapakulong niya si Corazon pero nagtaka sila na hindi yun nangyari. In fact, nawala na lang itong bigla kasama ni Melvin. Kaya hindi nila nakaganti ni Juveline sa mga Cheng. Ano pong order niyo? Napipilitang sabi niya, hindi na siya tinapunan ni Macy ng tingin. Para bang hindi siya nito kilala. Matapos niyang iserve ang order nila ni Ezekiel, agad siyang pumunta sa mama niya para sabihin, narito si Macy. Ano? Nanditong babae yon? Galit na sabi ni Juveline. Oo ma, kasama niya si Ezekiel. Doon na sila natigilan. Wala silang magagawa kay Macy dahil kasama nito si Ezekiel. Ma, kasama kaya nila si Dad? Bumalik na tayo kay Dad ma. Ayoko dito. Okay na ako sa dating buhay natin, naiyak na sabi ni Amelia. Kung kaya inabangan nila si Macy sa paglabas ng resto, nagkunwari agad si Juveline na mabait na tila namimiss niyang anak niya. Macy, napatigil si Macy, gayon na rin si Ezekiel. Agad na niyakap ni Juveline si Macy. Nag-alala ako sa inyo, anak, umiyak na sabi niya.
Saan kay nagpunta ng papa mo? Nasaan na siya ngayon? Kumakain ba siya? Halos hindi ako makatulog gabi-gabi sa pag-aalala kay Melvin. Galit na tinulak ni Macy si Jovelyn. Kahit kailan hindi siya nagkaroon ng magandang relasyon dito. In fact, batid niyang nilalasan ni Jovelyn ang utak ng papa niya noong bata pa siya para pagalitan siya at gawing masama. Huwag niyo kong hawakan, sabi niya. I'm sorry, pero sino ka ba? Macy! Lumabas na ugali ni Jovelyn. Nabasto siya sa sinabi ni Macy. Sa pagkakaalam ko, iniwan niyo si papa dahil hindi niyo na siya mapapakinabangan. Kaya ang kapal ng mukha niyo para magpakita sa harapan ko. Akmang sasampalin ni Jovelyn si Macy nang hawakan ni Ezekiel ang kamay niya. Subukan mo. Pagbabanta nito, bigla siyang natakot. Lalo't kita sa mukha ni Ezekiel na hindi ito nagbibiro. Meanwhile, ilang ulit na nakamot ni Priscilla ang ulo niya. Nakahawak siya sa notebook niya habang nakatingin sa mga sinulat niya. Kanina napansin niyang detalyadong galaw ni Marivic. Hindi siya nagsasalita pero nagra-rationalize ng utak niya kung bakit tila yata alam na alam ni Marivic ang tungkol sa table manners. Pati ng kutsilyong dapat gamiting nakalatag sa mesa. Nagawa niya ba yun out of character? Na kahit wala siyang maalala ay alam ng katawan niya? Napailing siya. But that's a bit tricky. Hindi niya naalala ang tungkol sa ibang nakaraan niya pero alam niya kung anong kutsilyong dapat gamitin sa steak, luncheon meat at dessert. That's really weird. Kinagabihan nasa sala si Macy at Ezekiel. Nakakandong si Macy sa kanya habang nag-uusap sila. Kanina pa pinapakalma ni Ezekiel si Macy dahil hindi pa rin ito nakaka-move on sa naging harapan nila ni Jovelyn sa resto. Ang kapal talaga ng babaeng yun. Matapos nalang perahan si Papa. Ngayon babalik sila kasi hindi sila nagtagumpay na maging kasapi ng Cheng. Do you want me to fire them sa resto na yon? He suggested. No, sabi ni Macy. Baka mamaya magkaroon pa sila ng oras para hanapin si Papa. Hayaan mo sila doon na magtrabaho. Mas lalong hinigpitan niya si kalang pagyakap sa kanya. Kung siyang nasa kalagay ni Macy, sinisante na niya si Jovelyn at Amelia. Pero kung tutuusin, hindi rin naman mali ang naisip ni Macy. Mas mabuting maging abala si Jovelyn at Amelia para hindi na nito maisip na hanapin si Melvin. Maya-maya pa'y biglang naisip ni Macy ang mama at papa niya. Hindi pa nila sinasabi sa papa niya na buhay ang mama niya. Sa tingin mo ba, ito nang tamang panahon para sabihin kay papa na buhay si mama? Tanong niya. Kung anong pa siya mo, yun ang gagawin natin. Hindi ko rin alam, Ezekiel. Masasaktan kasi si papa oras na malaman niyang buhay si mama. Saka si mama rin. Mas masasaktan siya oras na maalala niya na lahat at malaman niyang mga ginawa ni Papa. Hindi agad nakapagsalita si Ezekiel. Hindi niya rin alam kung anong solusyon sa problema ng mga magulang ni Macy. Should we wait hanggang sa tuluyang gumaling si Mama? Tanong ni Macy. Napabuntong hindi nga siya at sumandal kay Ezekiel. Naguguluhan ako pero sige na nga. Hintayin na lang natin na gumaling si Mama. Maya-maya pa'y nakatulog na rin siya sa dibdib ni Ezekiel. He chuckled and kissed her temple bago niya buhatin ang asawa niya at dalhin sa kwarto nila. Meanwhile, nakahiga si Pamela sa kama habang si Elvis ay nasa binti niya at hinihilot siya. Kaupa sila hubad na dalawa. Kanina pa tumatawag ang dad niya na hindi niya sinasagot. And day by day, bumibigat ang nararamdaman niya. Hindi pa rin alam ni Elvis na isa siyang heredera. Cutie, is this Tanan? Sumimangot na naman siya na marinig ang tinawag ni Elvis sa kanya. Malamang, kinidnap mo ko at dinala dito sa villa mo. Kaya Tanan na to. But Tanan is not like that. Dapat kusa kang sumama sa akin. Pumikit na siya dahil alam niyang patungo na naman sila. Sa usaping tanging utak lang ni Elvis ang nakakaisip. Then hindi ito Tanan? Aniya. No, this is Tanan. Pero sabihin mo muna na kusa kang sumama sa akin. She sighed. Here we go again. Pamela thought. Fine. Kusa kong sumama sa'yo. Really? Napamulat siya at nakita niya si Elvis sa harapan. Bakit ka nakipagtanan sa akin? Do you like me? Nakagat ni Pamela ang labi niya. Itong matching na ito, nakaisa na naman. Hindi niya napigilang magkomento. Natawa si Elvis at agad na hinalikan ng labi at leg niya papaba sa tiyan niya kung saan hilata ng baby nila. See, I told you, may baby tayo. Deny ka pa ha? Natawa si Pamela tumihaya para makita ang ginagawa ni Elvis sa tiyan niya. Hi baby ni Dada, can you hear me my love? Tangi, hindi pa, sabi niya. Alam ni Pamela kung anong gulo ang pinasok niya. Wala siya dapat sa tabi ni Elvis. Nasa daddy niya dapat siya pero hindi niya kayang sundin ang kagustuhan ng dad niya.
Hindi niya kaya magpakasal sa iba dahil sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Hindi may pagkakaila, hindi mahirap mahalin si Elvis. Sobrang dali lang mahulog sa kanya kahit na araw-araw siyang busy dito. Pakaramdam niya magiging malungkot ang araw niya kung walang Elvis na mangungulit sa kanya. "I can't wait to see you, my love." Masayang sabi ni Elvis. "Do you have a name for the baby?" "Yeah, I think she's a girl. I wanna name her Elvira Paulina." Ngumiti si Pamela. "You name her just like I wanna remind her for the rest of her life na tayong magulang niya at mahal na mahal natin siya." Pamela blamed her hormones kung bakit nangilid ang mga luha niya. Bigla na lang siyang naiyak sa sinabi ni Elvis. Bumangon siya tagad na niyakap to. Natawa at nagulat si Elvis sa ginawa niya. "You know what, darling? I love you." Mas lalong bumigat ang naramdaman niya sa labis na kasiyahan. Sobrang saya niya sa piling ni Elvis to the point na gusto niyang huwag na lang silang maghiwalay habang buhay. "I love you too, Elvis." For the first time, inamin na rin niyang naramdaman niya kay Elvis. 2 buwan na silang nagsasama ngayon, more likely they are live-in partners. At sa 2 buwan na yon, walang pagsigla ng kasiyahang naramdaman niya. "I know, baby. I know you love me. And thank you for loving me." Puno ng sinseridad na sabi ni Elvis sa kanya habang yakap siya. Going back to Macy at Ezekiel, mahimbing na ang tulog ni Macy habang si Ezekiel naman hindi pa rin makatulog. Masaya lang siya habang nakatingin sa asawa niya. Maayos na sila. Malambing na rin si Macy sa kanya. Wala na silang problema. Bakit gising ka pa? Sabi ni Macy nang magising siya. Hindi ako makatulog. Why? Dahil sobrang saya ko lang that finally, mati na tayo. Natawa si Macy. Dahil inaantok pa siya, pumikit siya at sinabing, "Matulog ka na. May trabaho ka pa bukas." "Okay, wife." Sinubukan niya matulog pero hindi talaga siya makatulog. Tumayo siya at numabas muna ng kwarto nila. Iinom lang sana siya ng tubig nang makita niya si Marie Vick sa kusina. Nakaupo habang may tubig sa harapan. Mukhang nagising ito para uminom rin ng tubig gaya niya. Napatingin si Marie Vick sa kanya. Bigla na lang kinabahan si Ezekiel. "Alberto." Nanlaki ang mata niya na marinig si Marie Vick na tinawag siyang Alberto. "Naalala mo ko?" Hindi makapaniwalang tanong ni Ezekiel kay Marie Vick. "Oo, ang mga naalala ko yung nasa Venice pa ako." "Hindi ba gusto mong tawagin kitang Alberto?" "Bakit hindi mo sinasabi kay Macy?" "Hindi sa ayaw kong sabihin sa kanya. May gusto lang akong itanong. At alam kong hindi niya ako sasagutin ng tapat dahil kilala kong anak ko." Agad na tumalima si Ezekiel. Bigla rin siyang kinabahan. "Anong nangyari sa anak ko nung naaksidente ako?" "Bakit niya tinatanong?" Ezekiel wondered. "Anong ginawa ng ama niya? Anong naging buhay ni Macy noon?" Agad na may naisip si Ezekiel na dahilan kung bakit nagtatanong si Marie Vick sa kanya ng ganito pero hindi lang siya sigurado. Kung tama bang hinala niya, may alam ba siya sa nangyari sa buhay ng asawa at anak niya noong naka-aksidente siya? "Si Macy, nakapag-aral siya at nakapagtapos," he vaguely said. "Si Melvin, anong ginawa niya?" Nakagat ni Ezekiel ang pang-ibabang labi niya. Hindi niya alam kung anong isasagot niya kay Marie Vick. Kung ibubuko pa niya si Melvin o hindi. "Bukas na lang natin. May babae siyang pinatuloy sa bahay niya, hindi ba?" Natigilan si Ezekiel. Nagulat siya na alam ni Marie Vick yun. "Sino? Si Juvelin ba? Paano mo nalaman?" Kita sa mata ni Marie Vick ang sakit na makumpirma na may ibang babae nga ang asawa niya. "Anong ginawa ni Juvelin sa anak ko? Minahal ba nila si Macy?" Wala nang nagawa si Ezekiel kung hindi sabihin ang totoo. Naging mahirap ang buhay niya. Pinahirapan siya ni Juvelin. Ultimo na sarili niyang ama noong bata pa siya. Napasinghap si Marie Vick sa gulat. Bago siya umuwi galing Venice, may nalaman siya sa asawa niya dahilan na biglang panlalamig niya. Sinasaktan ba siya ng ama niya o nang bago nitong kinakasama? "Physically hindi. Pero naging asawa ko si Macy dahil inagaw ko siya sa lalaking pinagkasundo sa kanya ni Melvin at Juvelin." Nalaki ang mata ni Marie Vick. "Anong sabi mo?" "Si Corazon Cheng. Ang Cheng ang isa sa pinakamayamang angkan sa bansa. Ngunit ang nakabangga sa'yo dahilan kung bakit ka nakomay si Corazon. Parang makakapit sa pamilyang Cheng, pinagkasundo ni Juvelin at Melvin, si Macy sa tagapagmanang si Lorenzo Cheng, para na rin makakuha ng pera at maisalbang factory nila." Napasinghap si Marie Vick. "Ginawa nila yun sa anak ko?" "Si Melvin? Ginawa niya yun kay Macy? Para lang sa pera?" "Oo, yun ang naging buhay ni Macy nung nakoma kayo. Pero nagbago na yun lahat, ayos na sila ng ama niya at hiwalay na rin si Juvelin at Melvin. Kumuyo mang kamao ni Marie Vick." "Hindi yun ayos sa akin, Ezekiel. Kinawawa nilang anak ko. Hindi ko sila mapapatawad, lalo na si Melvin."
Anak niya si Macy pero nagawa pa rin niya yun sa anak namin. Anong klase siyang ama? Nagbagong expression sa mukha ni Ezekiel. Agad siyang lumuhod sa harapan ni Marivic dahil iniisip na siya ang naging matya na lahat ng ito. Kasalanan ko, patawad. Dahil sa akin, inakala niya may ibang lalaki kayong nakilala sa Venice. Dahil sa akin kaya siya nag-asawa ulit. Napatiti si Marivic kay Ezekiel na bigla na lang itong lumuhod sa harapan niya. Bakit ka humihingi ng tawad? Napatingin si Ezekiel sa kanya. Kahit kailan hindi ko matatanggap na dahilan na kaya siya nagloko ay dahil nagloko ako. Na kaya niya sinaktan si Macy ay dahil nagloko ako. Kung mabuti siyang ama kahit na anong gawin ko, hindi niya dapat dinamay ang anak namin. Pero, noon, hindi niya masabi ang mga nagawa niya noon kay Marivic, yung delusion niyang may relasyon sila. 17 years old ka pa lang noon, Ezekiel. Bata ka pa. Kaya hindi nakapagtataka kung magkamali ka man. Kahit kailan hindi kita sinisisi kung bakit ganun ka sa akin. Ni hindi nga ako galit nang makitang kayo ni Macy ang nagkatuluyan. Bakit? Bakit hindi ka galit? Dahil masaya si Macy. Kaya bakit ako magagalit? Eh masaya ang anak ko sa'yo. At isa pa na sa edad ng anak ko para magdesisyon para sa sarili niya. Dahil pinili ka niya, kaya alam kong hindi mo siya tinakot na piliin ka. Why are you like this? Pumiyok ang boses ni Ezekiel. Hindi ka pa rin nagbabago. Mabait ka pa rin. Akala ko magagalit na kami ni Macy ang nagkatuluyan. Umilis si Marivic at tumayo. Alberto, hindi ako kailanman nagalit sa'yo kahit na gumagawa ka ng mga bagay na ikakapahamak mo noon para lang mapansin ko. Pero ngayon na malaki ka na at nasa tamang edad ka na, magagalit na ako sa'yo kapag sinaktan mong anak ko. Alam mo kahit noon pa lang na si Macy ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nakagat ni Ezekiel ang labi niya. Hindi ko po kayo bibiguin, tita. Hindi ko po sasaktan si Macy. Mahal na mahal ko pong anak niyo. Ngumiti si Marivic at ginulong buhok niya. Malungkot ka pa rin ba ngayon? Umiling si Ezekiel. Parang batang nagsusumbong sa isang ina. Hindi na po. Masaya ako na marinig yan, Ezekiel. Sige na, matulog ka na. Magpapahinga na rin ako. Tumangon si Ezekiel at si Marivic naman ay pumunta na sa loob ng kwarto niya. Habang nag-uusap ang dalawa kanina, nakikinig naman si Priscilla. No wonder why she knew about the table manners. She chuckled. She's scary but I commend her bravery. Sabi niya at pumasok sa kwarto niya. Ano kayang gagawin ni Marivic ngayong unti-unti nang bumabalik ang alaala niya? Balikan kaya niya si Jovelyn at Melvin para sa pananakit nila kay Macy? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.